Ako si Joe. Tawag nila pala sa akin, Boss Joe. Papasok na ako nito sa trabaho. Halika't samahan niyo ako dito sa aking trabaho. Tara. Nagkakape nga pala ako niyan bago pumasok. Sa mga oras na yan ay malakas ang ulan sa labas. Habang pinapanood ko at napapaisip kung saan ako hahanap ng budget para sa aking babaunin pambili ng ulam. Dahil natitira kong budget dito ay 20 pesos na lang. Pamasahe ko na lang pantricycle. Mamasahe na nga lang pala ako kasi yung bike ko inuwi ko na sa amin. Dahil buong akala ko makakalipat na ako sa Paranaque. Kaya yun, makapag-stay pa ako dito hanggat wala pa akong kapalit. Nagpalipat kasi ako sa Paranaque para maalagaan ko rin kasi ang magulang ko. Ang saya-saya ng nanay ko nung nalaman niya na malilipat na ako. Ayun, dito muna ako habang wala pa akong kapalit. Sa mga oras na ito, pares na ako para pumasok. At napapaisip pa rin ako kung saan ako kukuha ng budget. At andito na ako sa labas para magantay ng tricycle. Nakasakay na ako dito ng tricycle. Kakaiba mga tricycle dito, mga boss, na dapat apat na pasahero lang. Pero ginawa nilang animan. Meron silang nilalagay na upuan na ditanggal. At andito na nga pala ako sa Floodway Highway. Malakas pa rin ang ulan sa mga oras na yan. Pero sinuong ko pa rin kahit wala akong payong dahil baka malate ako sa trabaho. Magmula dito hanggang sa trabaho, nilalakad ko lang mga boss. At ayan, nandito na ako sa loob ng subdivision, naglalakad pa rin. Sa mga oras na yan, umulan pa rin. Fast forward tayo mga boss, andito na ako sa site office. At tiningnan ko ulit ang pitao ko dyan na nagbabaka sakaling baka may naipit pa akong pera. Malay natin baka meron pa. Tinitingnan ko bawat bulsa ng wallet ko, pero wala talaga. Walang wala na talaga, zero balance na. Na kahit pang load, walang wala rin. Yan pa naman ang kailangan ko sa trabaho ko para sa mga report ko. Iniisip ko pa rin dyan kung saan ako kukuha ng pananghalian ko. May kanin pero wala namang ulam. At hanggang dito na lang mga boss, pakipalo nyo na rin ako. Thank you, bye-bye!